Sa mundong ito, may kanya-kanya tayong estado sa buhay at iyon ay normal lamang. Nagkakapare-pareho lang tayo sa ating huling hantungan at iyon ang kamatayan. Ngunit sa usapin na ito, patungkol ito sa ating buhay o kung paano tayo nabubuhay, hindi ang huli nating patutunguhan. Sa pagkakaiba-iba natin ng estado, iba rin ang ating pananaw sa mundo at iba rin ang ating swerte na nakabuntot. Mangilan-ngilan sa atin ay may dalang swerte palagi. Ang iba naman ay dadanas muna ng mga malas bago makakuha ng swerte at ang iba naman ay talagang wala. Walang tiyak na sukatan kung ilan ba sa buhay mo ang swerte dahil mahirap ito ipaliwanag lalo na sa aspeto ng agham. Sinasabi o hindi naman kaya ay pinaniniwalaan na ang swerte ay nasa atin. Nasa simulat sa pulpa lamang ay ito ang bunga ng ating nakaraang buhay. Ang iba naman sa atin ay pinaniniwalaan na ito ay dulot ng mga positibong pag-iisip at tiyaga. Ngunit may mga simbolo sa ating paligid na nagpapahiwatig na may paparating na swerte, mapaanong estado ka man sa mundong ito at ito sila. Ang unang senyales kapakbet ay kapag nakakita ka ng bulalakaw. Sinasabi na kapag nakakita ka ng isang bulalakaw, ikaw ay siswertihin. Kaakibat din ito ay ang ating mga hiling. May luma tayong kasabihan na kapag nakakita ka ng bulalakaw, ipikit ang mga mata at humiling. Kapag ganoon, magkakatotoo ang hinihiling mo. Ang pangalawa naman ay kapag ang isang ibon ay tinaihan ka. Oo, tama ang iyong narinig kapakbet. Medyo madungis man pakinggan, pero ang dumi na galing sa ibon, lalo na kapag ito ay nadapo sa katawan mo, partikular sa iyong ulo, ito ay nagsasabi na may swerteng paparating. Sinisimbol nito ang swerte sa pera na nanggagaling sa kalangitan. Ang pangatlo naman ay kapag may paru-parong dumalaw sa bahay. Ang simbolo sa mga paru-paro ay positibo. Ibig sabihin, swerte. Kapag sila ay dumalaw sa bahay mo kapakbet, pinapahiwatig lang nito na may paparating na swerte sa pag-ibig, karera at sa pera mo. Papasukin mo sila ng may puso kapakbet. Huwag mo silang patayin o hindi kaya ay pagsaraduhan ng pinto. Baka hatid nito ay isang magandang swerte na. Ang pang-apat na senyales ay kapag nasuot mo ang damit mo ng baliktad. Pinaniniwalaan na ito ay swerte, ngunit kapag sinadya mo ito kapakbet, hindi ito kabilang. Kapag nagawa mo ito, hayaan mo lang dahil swerte ito, lalo na sa mga taong halos malas na lang ang nadarama. Kapag nangyari ito, paparating na ang swerte. Ang panglima naman ay kapag kumikibot ang takip mata mo. May kasabihan sa Chinese na kapag kumikibot ang kaliwang mata mo, ibig sabihin nito ay may paparating na swerte. Kapag sa kanan naman ay malas ang darating. Ang pang-anim ay kapag nanaginip ka ng mga positibong pangyayari. Kapag ito ay paulit-ulit na nangyayari sa iyo kapakbet, katulad na lamang na lagi kang may bahaghari o hindi kaya ay liwanag sa dulo ng lagusan, huwag matakot dahil ibig sabihin nito ay may swerteng paparating lalo na sa mga taong ang nararanasan na lamang ay puro masasamang panaginip. Ang huling senyales naman ay kapag nagkaroon ng positibong pagbabago sa kapaligiran mo. Kapag napansin mo kapakbet na may pagbabago sa kapaligiran mo, alamin mo muna kung ito ba ay positibo o negatibo. Kung positibo ito, may paparating na swerte. Sinisimbolo ng mga halaman na mabulaklak o malulusog na alaga ang positibong pagbabago sa kapaligiran. At ayun na nga kapakbet, naibigay ko na sa inyo ang mga senyales na maaaring nagsasaad na may paparating na swerte. Hindi naman sila ganoon kahirap tignan sa ating buhay, bagkus ang iba sa kanila ay nakikita o hindi kaya ay nararamdaman natin araw-araw. Kaso hindi lang natin sila pinapansin, kaya maaaring hindi na tumuloy ang swerte na paparating. Napakahalaga mga kapakbet na bigyan natin ng halaga ang mga nangyayari sa ating paligid, maliit man ito o malaki, dahil may epekto pa rin ito sa takbo ng ating buhay. Pakatandaan mga kapakbet, itong mga ito ay nakadepende sa bawat isa. Hindi ibig sabihin na siya lang ang nakakaranas at ikaw ay wala. Huwag mag-abala dahil may tamang oras ang lahat. Panatilihin lamang ang isang positibong pag-iisip
at bukas ka sa mga pagbabago na nangyayari sa buhay mo. Inuulit ko lamang mga kapakbet na itong mga ito ay gabay lamang natin para makamit natin ang isang matiwasay na pamumuhay. Nasa desisyon mo pa rin kung papaniwalaan at bibigyan mo ng halaga ang mga senyales na ito. Kung nakakita ka nito kapakbet, isang pagbati dahil may paparating na swerte para sa iyo. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet!